Simulan natin ang ating pagdiriwang sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumain yung lahat. At sumairin. Mga kapatid, ngayong araw na ito atin pong ginugunita ang mahal na Birheng Maria ng bundok ng Del Carmen. Ako rin po'y humihingi sa inyo ng panalangin. Kung di nyo po mamasamain, ako po'y nagdiriwang po ng aking kaarawan ngayon. Isama nyo po ako kahit kaunti sa inyong mga panalangin sa misang ito. Upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang, aminin muna natin at pagsisihan ang ating mga kasalanan. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang, kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal at sa inyo mga kapatid na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, loobin mong kami tuwangan ng banal na panalangin ng mahal na Birhen. Sa tulong nito, kami naway pagindapating makasapit sa banal na bundok na si Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo na po ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ng Eksodo. Noong mga araw na iyon, gumawa sina Moises at Aaron ng maraming kababalaghan. Ngunit hindi rin pumayag ang paraon na umalis ang mga Israelita sa lupain ng Ehipto. Sinabi ng Panginoon kina Moises at Aaron, mula ngayon, ang buwang ito ang magiging unang buwan ng taon para sa inyo. At sabihin ninyo sa buong pamayanan ng Israel na sa ikasampung araw ng buwang ito, bawat puno ng sambahayan ay pipili ng isang kordero o bisirong kambing para sa kanyang pamilya. Kung maliit ang pamilya at hindi makauubos ng isang buong kordero, magsasalo sila ng kalapit na pamilya na hindi rin makauubos ng isang buo. Ang dami ng magsasalo-salo sa isang kordero ay ibabatay sa dami ng makakain ng bawat isa. Kailangang ang kordero ay lalaki, isang taong gulang, walang pinsala o kapintasan. Kung walang tupa ay kahit kambing. Aalagaan itong mabuti hanggang sa 14 ng buwan at sa kinagabihan ay sabay-sabay na papatayin ng bayan ang kani-kanilang kordero. Kukuha sila ng dugo nito at ipapahid sa mga hamba at sombrero ng pintuan ng mga kakainan ng kordero. Sa gabi ring iyon, lilitsunin ito at kakaning kasama ng tinapay na walang lebadura at ng mapapait na gulay. Huwag ninyong kakanin ng hilaw
o nilaga ang kordero. Litsunin ito ng buo, kasama ang ulo, ang mga pata at ang lamang loob. Huwag kayong magtitira para sa kinabukasan. Kung may matitira, sunugin pagkaumaga. Ganito naman ang magiging ayos ninyo sa pagkain nito. Nakabigkis, nakasandalyas, at may tangang tungkod. Dali-dali ang inyong pagkain nito. Ito ang Paskwa ng Panginoon. Sa gabing yaon, lilibutin ko ang buong Ehipto at papatayin ang lahat na panganay na lalaki, maging tao o hayop man, at parurusahan ko ang lahat ng Diyos-Diyosa ng Ehipto. Ako ang Panginoon. Lalampasan ko ang lahat ng bahay na makita kong may pahid ng dugo at walang pinsalang mangyayari sa inyo. Sa pagpaparusa ko sa buong Ehipto, ang dugo ang siyang magiging palatandaan na Israelita ang nakatira sa bahay na iyon. Ang araw na ito'y ipagdiriwang ninyo magpakailanman bilang pista ng Panginoon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sa Panginoong tumubos, kalis ng inumi handog. Sa Panginoong tumubos, kalis ng inumi handog. Sa Diyos ko't Panginoon, anong aking iahandog? Sa lahat ng kabutihan na sa akin ay kaloob, ang handog ko sa dambana ay inumin na masarap bilang aking pagkilala sa ginawang pagliligtas. Sa Panginoong tumubos, kalis ng inumi handog. Masakit sa kalooban ng puon kung may papanaw. Kahit ito ay iisa, labi siyang magdaramdam. Katulad ng aking ina, maglilingkod akong lubos. Yamang ako'y iniligtas, kinalinga at tinubos. Sa Panginoong tumubos, kalis ng inumi handog. Ako ngayon maghahandog ng haing pasasalamat. Ang handog kong panalangi sa iyo ko ilalagak. Sa templo sa Jerusalem ay doon ko ibibigay. Ang anumang pangako kong sa iyo ay binitiwan. Sa Panginoong tumubos, kalis ng inumi handog. Magsitayo po ang lahat. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, isang araw ng pamamahinga, naparaan si Jesus sa triguhan. Nagutom ang kasama niyang mga alagad, kaya't nangitil sila ng uhay at kinain ang mga butil. Nang makita ito ng mga Pariseo,
Sinabi nila sa kanya, "Tingnan mo ang ginagawa ng inyong mga alagad. Bawal yan kung araw ng pamamahinga." Sumagot si Jesus, "Hindi ba ninyo nabasa ang ginawa ni David nang magutom siya at ang kanyang mga kasama? Pumasok siya sa bahay ng Diyos at kumain ng tinapay na handog sa Diyos. At pinakain din niya ang kanyang mga kasama. Labag sa kautusan na kanin nila ang tinapay na iyon, sapagkat ang mga saserdote lamang ang may karapatang kumain niyon. Hindi pa ba ninyo nababasa sa kautusan ni Moises na tuwing araw ng pamamahinga, lumalabag sa batas tungkol sa araw na ito ang mga saserdote sa templo? Gayunmay, hindi nila ipinagkakasala iyon. Sinasabi ko sa inyo, narito ang isang higit na dakila kaysa templo. Hindi sana ninyo hinatulan ang mga walang sala kung alam ninyo ang kahulugan ng mga salitang ito. Habag ang ibig ko, hindi hain. Sapagkat ang araw ng pamamahinga ay nasa ilalim ng kapangyarihan ng anak ng tao." Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesus Kristo. Magsiupo na po ang lahat. Isang magandang araw po sa inyong lahat. Palakpakan muna natin ang ating mahal na Senyor. Araw ng Biyernes, araw ng Panginoong Nazareno. Kasabay nito, araw din ng mahal na Birhen del Carmen. Palakpakan din natin ang mahal na Birhen. Habag ang ibig ko, hindi hain. Mga kapatid, ito ang tanging nasabi ni Jesus sa mga Pariseo na nagpaparatang sa Kanya. Araw kasi ng pamamahinga noong mga panahon na yon, pero nangitil ng uhay at nagsikain ng butil ng trigo ang kanyang mga nagugutom na alagad. Gutom sila. Kaya kahit araw ng pamamahinga, hinayaan ni Jesus ang kanyang mga alagad na mamitas ng butil at magsikain. Alam naman natin na stricto sa pagsunod sa batas ang mga Pariseo. Kaya naman, para sa kanila, bawal ang ginagawa nila Jesus. Hindi pwedeng magtrabaho sa araw ng pamamahinga. At ang pagpitas, pag-ngitil o pagtanggal ng mga uhay sa butil ay isang uri ng trabaho. Kaya naman ganun na lang ang pagtutuligsa ng mga Pariseo sa ginawa ni Jesus at ng kanyang mga kasamang alagad. Bawal. Kaya sila tinuligsa. Pero iba naman kasi ang pagtingin ni Jesus, dahil para sa kanya, buhay ng tao ang unang mahalaga. Para sa kanya, ang ikabubuti ng tao ang laging una. Kaya naman, mas mahalaga ang pakainin ang nagugutom na mga alagad kaysa sundin ang anumang uri ng batas. Hindi naman nais ni Jesus labagin ang batas. Ang gusto lang ni Jesus ay mauna, pahalagahan ang mga tao na nangangailangan. Ito yung masarap sa pakiramdam, yung alam mong may taong magtatanggol sa'yo,
may taong tatayo at maninindigan para sa iyo. Yung taong ipaglalaban ka kahit may tumututol o tumutuligsa. Isa lang naman ang taong makakagawa nun. Ang taong umiibig. Kung mayroong taong isang kayang tumayo, manindigan, ipaglaban ang isang tao, ito ang taong umiibig. At ito yung nagawa ni Jesus para sa kanyang mga alagad. Ito yung laman ng pag-ibig ni Jesus dahil ang sabi niya, habag ang ibig ko, hindi hain. Ganito umibig si Jesus, nakaugat sa habag. Kaya kaya niyang manindigan dahil sa habag. Kaya niyang ipaglaban ang kanyang minamahal dahil sa habag. Ang pag-ibig ni Jesus, nakaugat sa habag. Mga kapatid, ganito ang tunay na pag-ibig. Ang ugat, habag, hindi hain. Marami sa atin, ang paraan ng pag-ibig, hain. Yung puro offering, puro pag-aalay. O diba? Balikan natin, nung sinusuyo ka pa lang ng iyong asawa, nung nanliligaw pa lang ang iyong nobyo, hindi ba puro hain ang binibigay? Lahat ng pagpapakita ng maganda, ibinibigay. Lahat ng masasarap, ibinibigay. Lahat ng mga komportable, ipinapakita. Pero kapag tagal na, unti-unting nabubura. Kasi ang pag-ibig, nakaugat lang sa hain. Mga kapatid, kapag dito inuugat ang pag-ibig, mababaw, hindi malalim. Ilan sa atin, ang imbes na ikatuwa ang pag-ibig, ay ikinasakit ng ulo. Imbes na masiyahan, naging malungkot. Hindi ba dapat nagiging komportable dahil umiibig? Pero yung iba, bakit nangungunsumi? Yung dapat, ikatuwang mayroong katuwang. Pero yung iba, piniling maduwag. Realidad po ito pagdating sa pag-ibig. Kaya naman patuloy si Jesus na nagpapakita kung ano ang tunay na pag-ibig. Pinapakita ni Jesus kung ano ang tunay na pag-ibig. Isang pag-ibig na kayang magtanggol. Isang pag-ibig na kayang manindigan. Isang pag-ibig na kayang magpahalaga at unahin ang kanyang minamahal. Ang pag-ibig, hindi emosyon. Hindi lang po ito emosyon, kundi higit sa lahat, isang desisyon. Desisyon na kayang magtanggol, manindigan, pahalagahan at unahin ang minamahal. Kaya, kung hindi mo kayang gawin ang mga bagay na ito, hindi ka pwedeng umibig. Kung nag-iisip kang magpakasal, kung hindi mo kayang magtanggol at panindigan ang iyong iniibig, huwag mong ituloy. Kung nag-iisip kang sagutin ang nanliligaw sa iyo at tingin mo hindi niya kayang panindigan, hindi niya kayang ipagtanggol, at hindi niya kayang tumayo para sa relasyon ninyo, huwag mong sagutin. Kung nag-iisip ka naman na makipaghiwalay sa asawa mo, balikan mong pag-ibig mo. Di ba dapat ang pag-ibig naninindigan? Panindigan mo. Pinakasalan mo. Dapat ang pag-ibig tumatayo. Dapat ang pag-ibig nagbibigay ng komportable. Huwag mong gawin, huwag mong hiwalayan ang asawa mo dahil ang pag-ibig dapat marunong manindigan, dapat marunong
pahalagahan, magtanggol at unahin ang minamahal. Mga kapatid, ito ang nais ipakita sa ating lahat ni Jesus, ang klase ng kanyang pag-ibig. Nahabag, hindi hain. Ang pag-ibig ni Jesus, lahat nakaugat sa habag. Kaya maganda na makita natin kung paano tayo iniibig ng Diyos. Dahil kung makita mo ang pag-ibig ng Diyos, kahit mawala o kahit masira ang pag-ibig ng tao, hindi ka iiwang wasak, kundi ikaw ay buo. Ang pag-ibig ng Diyos, lahat nakaugat sa pag-ibig. Kaya naibigay niya ang kanyang sarili. Kaya kahit buhay, kanyang naialay. Dahil ang pag-ibig ng Diyos, nagtatanggol. Ang pag-ibig ng Diyos, nangunguna ang kanyang minamahal. Amen. Amen. Magsitayo po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos Ama habang pinararangalan natin si Maria, ang Birhen ng Carmen. Ating sambitin sa bawat panalangin sa pamamagitan ng mga panalangin ni Maria, basbasan mo kami o Panginoon. Sa pamamagitan ng mga panalangin ni Maria, basbasan mo kami o Panginoon. Tayo naway magbahagi ng pananampalataya ni Maria at sundin ang kalooban ng Diyos nang may kagalakan. Manalangin tayo. Sa pamamagitan ng mga panalangin ni Maria, basbasan mo kami o Panginoon. Ang simbahan naway lukuban ng banal na espiritu at punuin ito ng pagsunod at pananampalataya at pamumunga ng mabuting gawa. Manalangin tayo. Sa pamamagitan ng mga panalangin ni Maria, basbasan mo kami o Panginoon. Kung paanong naging tirahan ng salita ang katawan ni Maria, naway parangalan din natin ang ating mga sariling katawan bilang templo ng banal na espiritu. Manalangin tayo. Sa pamamagitan ng mga panalangin ni Maria, basbasan mo kami o Panginoon. Ang ating buhay naway ilaan natin sa pag-aaral at pagninilay ng salita ng Diyos. Manalangin tayo. Sa pamamagitan ng mga panalangin ni Maria, basbasan mo kami o Panginoon. Sa katahimikan ating ilapit sa Diyos ang ating mga pansariling kahilingan. Gayun din, ako po'y humihingi sa inyo ng panalangin para sa aking kaarawan. Manalangin tayo. Sa pamamagitan ng mga panalangin ni Maria, basbasan mo kami o Panginoon. Ama naming nasa langit, ipadala mo sa amin ngayon ang banal na espiritu upang marinig namin ng may pananampalataya ang iyong salita at tuparin ito sa aming buhay. Pagkalooban mo kami ng mga pusong nalulugod at sumusunod sa iyong banal na kalooban. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo na ating Panginoon. Amen. Magsiupo na po ang lahat. Nazareno, narito kami sa harap mo.
Jesus Nazareno, alak at dinamay sa tanan, ay nagbibigay buhay, biyayang kaloob mo ay aming inaalay, aming hiling pagpapala. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, sa paggunita namin sa mahal na Birhen, hinihiling namin ang aming paghahain ay lakipan mo ng kapupunan upang kami ay maging handog na ikinalulugod mo kailanman. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumairin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayong pinararangalan ang mahal na Birheng Maria, bukod mong pinagpala sa babaeng lahat, ang mahal na Birheng totoong mapalad na iyong piniling maging ina ng iyong anak nung isugo mo siya bilang aming Mesiyas. Sa kapangyarihan ng Espiritong Banal, ang Birheng Maria ay naging inang tunay ng iyong anak na kanyang isinilang bilang liwanag nitong sanlibutan. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan, pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan, magsilhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu ay gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga lagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na inihahandog para sa inyo. Kaya hindi naman numatapos ang hapunan, hinawakan niyang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga lagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin itong kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Magsitayo po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't inaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod
sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mong yung simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa, ni Jose na aming obispo, ng kanyang katuwang na obispo at ng tanang kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Kayon din ang lahat na mga pumanaw. Kaawan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa na mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ang mahal na Birhen del Carmen, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol, ni San Juan Bautista, at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Sa tagubilin ng mga nakahagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala. Para na ang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumairin. Magbigayin kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan po para sa lahat. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsilhod po ang lahat. Ito ang Kordero ng Diyos. Itong nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, mapalad ang mga inaanyahan sa kaniyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ang katawan ni Kristo. Amen. Thank you.
Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang aming pagsasalo sa haing nagbibigay buhay sa paggunita namin sa mahal na ina ng iyong anak ay magdulot nawa sa amin ng iyong kagandahang loob upang lagi naming madama ang iyong paglingap sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Panalangin sa mahal na Birhen ng Carmelo, magsiluhod po tayong lahat. Santa Maria, mahal na Birhen ng bundok ng Carmelo, nagpakita ka kay San Simon Stock upang gabayan kami sa aming paglalakbay sa lupa at bigyan ng pag-asa sa aming buhay, lalo na sa oras ng paghihirap at tiisin. Inihahandog namin sa iyo ang aming sarili at kalooban. Pagpalain mo at gabayan ang aming mga mahal sa buhay, pamilya at bayan. Itinataas namin sa iyong pamamagitan ang aming saya at kalungkutan, tagumpay at kabiguan, kasaganaan at kahirapan, kalusugan at karamdaman. May alay nawa ito sa iyong anak na si Jesus upang magkamit para sa amin na mga pagpapala. Isinasamo namin, O katamis-tamisang ina, na lagi mo kaming samahan. Banggitin po natin ang ating mga pansariling kahilingan.
Huwag mo kaming iiwan at pababayaan, lalo na sa panahon ng pagsubok at kapighatian. Sa sandali ng aming kamatayan, pangunahan mo kami sa iyong anak na si Jesus, na aming Panginoon at Kaligtasan. Amen. Mahal na Birhen ng Carmelo, ipanalangin mo kami. Magsitayo po ang lahat. Panalangin kay San Roque. Pagdasal naman natin ang lahat ng mga may sakit at nahihirapan ngayong pandemic. O pinagpalang San Roque, pintakasi ng mga may karamdaman, lingapin mo po ang aming mga kapatid na nasa banig ng karamdaman. Ang iyong pamamagitan ay sadyang makapangyarihan. Nanungi kay narito pa sa daigdig, marami ang gumaling dahil sa pag-antanda mo sa kanila ng kamahal-mahalang krus. Ngayong ika'y niluluwalhati na dyan sa langit, nananali kaming ang iyong pamamagitan ay lubhang magaling. Ialay mo po sa Panginoong Diyos niya rin aming mga hinaing at sa tulong po ninyo ay makamit ang kagalingan ng aming kaluluwa at katawan. Pakundangan sa mga hirap at sakit ng Panginoong Jesucristo at iyo pong mga panalangin. Amen. Señor San Roque, panalangin mo po kami upang kami maiyadya sa salot ng COVID-19 at sa mga karamdaman ng katawan at kaluluwa. Señor San Roque, panalangin mo po kami upang kami maiyadya sa salot ng COVID-19 at sa mga karamdaman ng katawan at kaluluwa. Señor San Roque, panalangin mo po kami upang kami maiyadya sa salot ng COVID-19 at sa mga karamdaman ng katawan at kaluluwa. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Pagbabasbas ng Poong Jesus Nazareno. Mahal na Poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawan nila ang inyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang lahat na may karamdaman, nahihirapan at may mga dalang imahen at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpa sa walang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang ating pagdiriwang humayaging taglay, ang pag-ibig at kapayapaan ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, inipintuho ka namin, para mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno.